Bago natin i-turn over maya-mayang onte sa client natin, itong ating condominium project na katatapos lang. Actually, katatapos lang i-furnish kasi kompleto na if you watch our previous episode. No? So, ipakita ko sa inyo itong buong unit, kung ano yung naging atake natin dyan, kung paano natin inayos at pinaganda. So, paano? Simulan natin yan. Pero for the meantime, magbukas tayo ng ilaw kasi madilim. Yan. So, buksan natin ilaw. So, right now, may kita nyo, nandito ang aking living area, dining area, and kitchen area. So, doon tayo magsisimula sa entrance natin kung nasaan ang ating kitchen area. Ikot. So, guys, ito yung entrance door coming from the hallway. So, pagpasok mo, yan. So, pakita ko sa inyo, ikutin natin. No? So, parang meron tayong dandang ganyan. Pagpasok mo na dito yung column and dito yung aking wall. Actually, the wall na to is plain. Concrete finish siya, pero ginagilagyan ko na parang something. Imbis na i-paint, ginawa ko cement finish. Tapos naglagay ako dito ng aking mga trimmings, gold trimmings dito. Diretso, para hindi siya masyadong plain. Sa kayong material na gagamitin mo is may termination. Dito naman sa kabilang side, dito na yung kitchen. Before, ang kitchen natin, ang itsura niya is madilim. Parang darker yung laminated woods, laminated, ang tawag dito, panels nito. Ayan, so madilim yung ginamit na finish. Tapos ito, black granite. So, ginawa ko, gusto ko maaliwala siya tingnan. Kasi siyempre, pag maliit yung space or very tight ang space, better to use light colors para maging maaliwala siya and malamig sa mata. So, what I did, I used a lighter shade, parang beach yung code ng wood na ginamit natin. Tapos, tinerno natin sa kulay puti or tinatawag nilang snow white na countertop. Then, inaccent ko siya nitong napakagandang rose gold na kitchen fixture na nakaterno sa ating kitchen sink na rose gold din. Ayan. So, para siya na yung pinaka-accent mo sa kitchen. Tapos, nag-bronze mirror ako dito sa aking splashboard. Malinis lang. And we install cooktop. Maganda to kasi hindi siya kumakain ng space. Malakas yung hangin. High to Elba. Ayan. So maganda gamitin yan for condominium. Tapos lighted na rin siya. Tapos tinernohan din natin ang induction na four burners pa tawag dyan. Sa apat. Tapos malinis lang din. Nakamount siya sa ating solid surface. Yan. So maganda siya tingnan. Very presentable and malinis lang. Tapos sa baba, nag-install naman tayo ng dual purpose na oven, microwave na rin para isahan na lang since sa condominium, yung space natin is very limited. So ayan, so meron tayong oven and microwave at the same time. So ayan, so nag-accent ako dito ng dalawang small drop light or pendant lamp para ma-access yung ating kitchen area. So yan yung kabuuan ng ating kitchen area. Sunod natin, adjacent is yung ating dining and living area. So, ikot ka ulit. Tapos guys, kita nyo, ito yung ating living area. Tapos, the dining area. The space is not quite big. Pero pag tama kasi yung mga furnishing materials na gagamitin mo, yung space, visually, mapapaluwang mo siya. And saktong-sakto. Basically, all of the furnishing that we use are customized. Especially itong ating sectional sofa na curve, customize yan. So, paano? Simulan natin sa ating living area. For the living area, simple lang naman ang gusto natin is maging malamig sa mata, hindi masyado makanto, and hindi kumakain ng napakaraming spaces. For my backing, I use three shades darker nung laminated wood na ginamit natin sa kitchen area. Tapos, inulit ko yung mga accent ko as termination para siya na rin yung mag-accent sa wall. Yung mga bronze gold na nakikita nyo sa ibabaw, those are mga termination lines na ginamit ko para sa mga laminated woods. Tapos, this sofa naman is, sinukat talaga natin yan, dinesign ko yan. So, gusto ko kasi, kasi may kanto dito eh. Parang, ang hirap niya i-design ng meron kang 3-seater, 2-seater, tas accent chair. So, ang ginawa ko na lang, sectional sofa, yan, pwede mo i-move since tatlong piraso, so nahati siya into 3 pieces, itong sofa natin. Tapos, very comfortable yung height, pati yung back sa likod. Tapos, yung kanyang backing, no, kung mapapansin nyo, pababa. Kita ba dyan sa camera? Pag binaba mo yung throw pillow,
Yan. So, papunta siyang ganun, pataas sa likod, kasi yung view, ayokong harangan, maganda kasi yung labas, yung lighting, so very nice. Tapos, in-accent ko lang siya ng very elegant looking na mga pillows na babagay sa color ng ating sofa. So, ang kulay ng sofa natin is para siyang nasa cream, beige na ganyan, para may coffee peat. Tapos, hindi na tayo nag-shaggy carpet. Nilagay natin is yung carpet na medyo ano lang, madaling linisin. And yung color niya is some kind of a mocha para mag-blend sa ating sofa. Tapos nilagyan natin siya ng mga Nordic side tables dito. Dalawa, nag-layer tayo dyan with accent of gold. Tapos isa pa dito on the side. Tapos onting greens sa magkabilang side. So itong greens na to will balance the look, yung pagiging neutral ng mga colors natin sa mga woods and browns. So si greens yun. Actually may greens din sa garden mamaya. Pakita ko sa inyo, ginawa natin greens yung baba. Tapos for the dining area naman, ayan, naglagay ako ng 4-seater na dining table and dining lamp. So open ko lang. So pag nakapatay, maganda yung dining natin eh. Ayan. So, pero pag binuksan mo, mas maganda. So, this is our bubble lamp. So, maganda ito. So, hindi siya umaagaw na eksena, no? Nagdadagdag siya ng parang itsura sa ating space. So, tamang-tama rin, saktong-sakto yung ating armchair. Tapos, kahit nakaupo ka dito, part ka pa rin ng living area. So, everything is in place. Ayan. Hindi naman cluttered. Saktong-sakto lang yung timpla. We want the space to look elegant and presentable, alam mo, minimal, simple, pero malupit. So, yan yung tema natin for this project. Tapos, yan, we have a column here. Binalutan natin ang mirror kasi humaharang siya sa ating hallway and visually nakakapagpasikip. So, we provided a clear mirror on the side. Tapos, ang favorite part ko naman is yung media area. I want the media area na maging accent. Pinaka-accent na buong unit. So, mild lang siya. Series of textures. Meron ako doon nga. Laminated cabinets. Yan. Sa ibabaw. So, naka-hydraulic finish siya. So, limang panels yan. Pwede mong taguan. Yan. Mga gamit-gamit and abubot. Tapos, backing. Inulit ko yung gold trimmings natin sa likod. Tapos, we have a fluted panels. One shade darker para magkaroon ng texture. Tapos, we have also storages sa baba. Yan. Kung mapapansin nyo, iniba natin yung finish nitong nasa gitna. Kasi most of the equipment dito mapupunta. So, nandiyan ang mga TV box, mga PlayStation, yung console. Para fabric type to eh. Para ma-access yung infrared and Bluetooth para no need to open kapag gagamitin mo itong space. And we provided a ambient light sa likod. If you want to watch movies, then masakit yung mata mo, kakanood ng TV, pwede yun lang nakasinde. Or pwede mong wala. Diba? Pwede siyang nakasinde, accent mo, and pwede rin wala. Alright, so sara muna natin yan. Alright, so ito yung space naman natin na susunod is yung hallway. So before, itong hallway na to, kung naalala nyo, ang mga doors kasi ni developer, dark. So, we want it to make it lighter. Tapos, gusto ko siya na yung hallway natin maliwalas and malamig sa mata. So, right now, maliwanag siya tingnan. Pero, nilagyan ko dito ng mga wall lamps and MR16 pin lights para... Wala pa. Isa pa. Yan. So, kung mapansin nyo, hallway pa lang, panalo na, di ba? So, very inviting yung ating hallway. Ang ating mga doors, pininturahan natin ng salmon pink. Pero naglalaban yung puti beige cream sa doors. Tapos inulit natin yung mga accent natin, yung mga gold trimming sa doors. Tinernohan natin ng mga gold knobs. At saka, inulit natin yung marble and copper finish for the wall lamps. Para kung mapansin nyo, very appealing and masarap sa mata din, elegant, minimal yung style. So, these doors are going to master bedroom and guest room. So, unahin natin yung ating guest room. Pasok tayo. Ayan. For our... Itong room na to is yung guest room kasi this one is smaller
compared sa other one, so pinangalan natin guest room kasi that one is bigger. So mapansin nyo, ang main target natin sa guest room is simple na maaantag dito yung ano bang space nilagay ko dito. Kailangan ko ng queen size na bed, two side table, a working desk, and a closet. So yun yung nakalagay natin. Nandun ang window. Anyway, pagpasok mo, andito na yung pinaka-bed mo. Ang ginawa ko dito is yung wall ko, yung pinaka-headboard is in-accent ko siya ng fluted panels. Kung mapansin yung maganda, dyan ko nilagay yung pinaka-texture. Then, I divided to two panels with a continuous padded headboard. So, dinisign natin yung headboard na yan. Customized. Guhit-guhit siya to define the texture. Vertically, same nung ating fluted panels para vertical pero mas pino yung fluted panels. Tapos, ang ginawa ko, nag-accent ako ng pendant lamp. Ayan. So, dalawa yan. This one is bigger. Katerno siya nung nasa kitchen area natin na drop light. Pero ito bigger and mas maliwanag. Ayan. Kung mapapansin nyo, maganda na yung room kahit wala pang ilaw. Pag binuksan natin yung accent, ayan. So, di ba? Maganda. Tapos, may isa pa tayo. Naglagay tayo ng mood light. Ito naman is yung para sa ating headboard. So, isang malinis lang siya all the way. Pwedeng ito lang yung nakasindi kung natakot yung matulog, di ba? Nung walang ilaw, pwedeng yan lang. Pero kung gusto mo, pwede naman sabay. Ayan. So, yan. So, meron tayong side table doon, which is convertible into storage. Tapos, meron din tayong isa pa dito on the side. Yan. Tapos, yung kama natin, yung bed frame, kung mapansin nyo, yan, katerno siya nung finish nung ating headboard. And since ang closet natin is ito lang sa malapit sa door, which is limited, no? Since hindi naman masyadong marami maglalagay ng gamit. Yan, we have a mirrored finish na closet. Yan. So, meron tayong drawers on the side, two. Yan. Tapos, hanger rods. Yan. And sa kabila, meron pa tayong isa naman. Drawers ulit and hanger. Tapos, since yun nga, limited and minimal, nag-create ako ng mga storages sa ating bed frame. So, paikot yan, naglagay tayo yung hindi halata. Ayan. So, nilagay natin siya somewhere here. Yun. So, meron din doon, then meron din doon. Extra additional storage ba? Na hindi halata. Ayan. Di ba maganda? Pag nakasara na siya, hindi mo na siya halata. Kasi sumabay siya sa guhit ng ating bed frame. Tapos, in-accent lang natin to into a lighter shade ng mga finishes. Ayan. So, malinis tingnan and balance lang. Tapos, yung finish ko ng wall, inulit natin kapareha ng ating hallway. Tapos, we accent siya ng mga trimmings ulit na ang vertical. Tapos, nilagyan natin siya dito sa side ng working station. Ayan. Workstation, vanity area, all the way up. Tapos, may dalawang drawers dyan. Ayan. Yun. Tapos, yung chair niya, yung sinabi ko kanina, pwede mo lagyan ng chair, pero yung kinuha ko kasing side table is convertible nga siya into vanity chair. Pero, pwede lang naman. Kasi additional storage yan eh. Yan. Tapos, ito na yung gagamitin mo dito if you like it. Yan. Or kung gusto mo, kuha ka ng extra chair sa labas. Marami naman. Yan. Pero pwede nilagyan. Pero pwede itong gamitin as your vanity chair. Yan. Tapos balik mo lang siya doon. Yan. Tapos balik mo yung tray. Yun. Voila! Tapos na. So yan yung ating guest room. So ang susunod naman natin is punta tayo sa ating guest room. Tama, guest room. Punta tayo sa ating master bedroom. Ikot na yan. Hi guys! Welcome sa cinema theater ng condominium na ito ay guest room pala. So kung kita nyo, para makita nyo siya ng madilim, ginanyan natin, pero pakita ko rin sa inyo kung paano natin magagawa yun later. Ikot ka muna para mapakita ko yung itsura talaga ng totoong master bedroom. Our guest room. So ito yung guest room natin, bigger yung configuration nito compared dun sa kabila. Kaya ito yung ating guest room. So gusto ko kasi kahit wala tayo. Our goal kasi guys, when doing design and planning, kahit walang ilaw, dapat maganda yung space. So kung papansin nyo, napakaganda ng ating guest room. Kahit hindi mo pa sinisindihan yung ating mga accent lights. So, sindihan natin. Kasi once na sinindihan mo yan, magbibigay siya ng parang
impact. So pag sinindihan mo 'yan, 'di ba? Lalong na-accent yung buong space. So ang ginawa ko dito is nag-blend tayo ng wood, stone, and mga vertical trimmings. So inulit natin yung mga finishes natin from previous areas sa guest room. Dapat kasi meron siyang nagli-link. So ayan yung linking niya. Dito, this time, yung headboard natin, hindi katulad sa kabila, baka ma-overpower, headboard size lang siya. This is also a queen size, pero we want it to look bigger. So ang illusion natin is naglagay tayo ng mga lines na mga mattress or linens na finishes. Sa kabila, lighter shade. Dito naman, darker shade. So we put a glass ball here sa side table para nakahang lang and hindi makuha yung space sa ating side table. And ang finish ng ating side table is gold uli, katerno ng iba. Tapos, behind the door, meron tayo ditong closet. So, nandito yung, actually, dalawa closet niya. May closet siya doon, may closet siya dito. So, ang ginawa ko dito sa closet na to, dito sa kabila, is malapit kasi ito sa bathroom. We want this area to be lighted, although may ilaw naman sa taas. Ayan. So, lighted siya with the wall lamp. Accent nila yan. Tapos, this one is in silver finish mirror. Katulad din sa kabila, meron tayong hangers, drawers, and shelves. So, meron siya dito, and meron siya dito sa kabila. These closets are all lighted, no? Para pag madilim, no need to, no need to open the lights. Tapos, yan, nandito ang ating banyo for the CR. Simple lang din ng atake natin, no? Nilagyan lang natin siya ng magandang sets of lavatory. Tapos, we put texture sa wall. Ang finish natin dito is nasa medyo dark, charcoal gray, tapos lighter yung mga shades ng ating wallpaper. So, malinis lang din. So, maganda. Sobrang cute. Tapos, ito, maganda kasi dito sa configuration na to is naka-corner window. Yan. So, yun nga, wala tayong malalagyan ng TV, no, for this area. Kaya, we put short row projector, which is yung nakita nyo kanina. Ang gagawin mo lang is ibababa mo itong ating pinakabit na projector screen. Yan. Iba natin. Oops! Yun. Yan. Tapos, good to go na, no? Pero syempre, maliwanag. Para makikita may full potential itong cinema mo, sara natin yung curtains. These are all blackout curtains by Miss Jasmine. So, cameraman pa, shot ng lights. All our lights pala are MR16. Yan. And, meron pa on the side. Yan. So, ito ang ating cinema. Actually, connected siya ngayon sa internet. So, medyo mahina ata. Kaya, medyo mabagal. Pero yan siya. So, meron kang movie area dito sa loob ng master bedroom. Para hindi tayo kailangan maglagay ng TV. Tapos, queen size bed. Yan. Tamang upo lang. Higa. Tapos, eto naman, pag di mo kailangan, since nakatapat ka sa window, you can use this area as your office. Diba? Pwede kang mag-work dyan. Maganda naman yung view sa labas eh. So, meron doon mga maliwalas. Yan. Pero kung meron kang kasama, gusto niya manood, ikaw nagla-laptop dito. Okay lang, di ba? Maganda. So, this is our master bedroom. Alright. Tapos na ang ating mini condo tour. Actually, hindi siya condo tour na mini. Medyo malaki, no? Kasi we have 2 bedrooms as may utility room pa. So, anyway, nilagyan ko pala ng full-size mirror, no? On this side, kung may kita nyo, sa hallway natin, no? Para may accent. Hindi ganun kasikip through and through yung hallway natin. Tapos, pakita ko sa inyo yung ating mini garden. Yan. Yung balcony natin, ayaw nating iwan na untouched, di ba? So, let's use our balcony kasi maganda dito. Hindi siya sobrang init, no? No, kasi natatakpan siya ng mga building sa likod. So, labas tayo at pakita ko sa inyo. Alright! So, welcome sa ating mini garden. Actually, ito yung balcony. So, dinesign natin siya. So, hindi naman natin pinagarbo. We want lang this space to be magagamit pa since maganda dito pag umaga. Hindi mainit.
and kita mo yung mga nasa paligid yan. Tapos we have a white chair sa kabila, and we have the ano, we have the plants. So you want it na medyo greeny, kaya naglagay tayo dito ng mga greens. Yan, so fake grass to para hindi mo kailangan i-maintain, and maayos lang. So ikot mo sila sa view. Yan, pakita mo yung ano, surrounding. So may kita nyo dyan is yan yung ating view from the balcony. Yan. So nandun ang Pasig River sa dulo. Alright, so tara, balik tayo sa room. Okay guys, thank you for joining us sa ating maliit na condo tour. Yan. Pero actually, medyo malaki na to kasi 2 bedrooms. Anyway guys, so ayan, yung client natin is parating na within an hour. Yan. So malapit na. So first time niya makikita yung condominium niya as a whole, natapos na. Kasi for the whole process, no, pinabayaan lang niya tayo dito na bahala ka ng architect. We want a elegante and simpler and malupet na condo. Yan. So ito na. So I hope he'll be happy, and see you again on our next vlog. Marami tayo niyan, ongoing construction tayo. We have in BGC, we have in Makati, we have in Berkeley, and saan pa ba? Basta madami. So yan, so see you, iba-ibang concept 'yon, iba-ibang design, and we hope our channel inspired you. Thank you guys for watching, and God bless you all.